guys! Magandang araw po. Nandito na naman kami sa labas ni Charles. So, may kailangan siyang bilhin. Kaya, eto, nandito kami sa labas. Ang init ngayon dito sa Qatar. Sobrang init. Hindi ko alam kung anong temperature, pero yung init niya, hindi kaya ng sasakyan. Kahit naka-full na yung AC, hindi pa rin na enough yung lamig sa loob ng sasakyan. So ganun kainit. So yan, nandito kami ngayon sa... Nandito pa rin kami sa area namin. May binibili lang siyang screw. Hindi ko alam kung saan niya gagamitin. So, nasa labas siya. So guys, etong area na to, papakita ko sa inyo. Ito yung Al-Furjan. So, dati dito kami nakatira, medyo malapit dito sa area na to. So, yung area na to, wait lang ha, ipapakita ko sa inyo para makita niyo yung lugar na sinasabi ko. Sabi ko sa husband ko, itrim yung buhok ko kasi nag-hair fall. Sabi ko, gupitan lang yung dulo para mabawasan yung hair fall. Sabi ko, itrim lang yung dulo. Pero nang sinusuklay niya yung buhok ko, sobrang dami ng lalagas. Siguro nainis kaya inexean yung gupit. Ayan guys. Mahaba yan dati. Hindi ako makapagpagupit sa labas kasi ayaw niya dahil lang hindi naman daw safe. At saka bihira lang din yung mga salon na nag-o-open ngayon dito sa Qatar kasi bawal pa ata. So yan, so si Charles talaga yung nagugupit ng buhok ko since nung nangyari itong quarantine dito sa Qatar. So yan guys, okay ba? Tawa ako ng tawa sa itsura ko yan. Siya din yung nagkukulay ng buhok ko kasi marami na akong kuling buhok. So, regular niyang kinukulayan yung buhok ko pagka nakikita niyang dumadagas. Lumalabas na yung mga agimat ko katulad niyan. So, yan. Ayan guys. Diba? Pwede na. Dito ako nag-walking dati. Yan. So yan, kami ni Charles, lagi kami nag-walking dyan dati nung nagpapapayat kami. So, medyo mahaba din yan. So mga 30 minutes ata, isang round, tapos pabalik. So makaka 1 hour na. Ano nang walking. So yan. Maganda mag-walking dito kapag medyo malapit na yung winter, hindi siya masyadong mainit. So, paggabi nag-walking kami dyan. Makita mo dyan kapag gabi, sobrang daming taong nag-walking. Tapos, mga family din, mga nakatambay. At kapag Friday, mas maraming tao dyan. So yan, maganda namin din kasi mag tumambay dito. Maraming puno. Tapos may mga bench, pwede kang maupo. So hanggang dito, winawalking namin yan. Kapag medyo malapit na yung winter. So yan, maganda mag-walking. Hanggang dito, yan. So, malapit na yung lulu dito. So, minsan kapag sinisipag kami,
na maglakad lang, nilalakad lang namin yung lulu sa gabi. So, ito din yung isang mall dito. The mall ata to. So, minsan pumupunta kami dyan. Ngayon. Oo, the mall. So, kapag may mga sale, pumupunta kami dyan. Ayan. At dito yung lulu. So, malapit lang. Ito yung pinakamalapit na lulu sa amin. Kaya lang ang mahirap dito, laging crowded. So, punong-puno ng tao kapag, lalo na kapag weekend. Kaya iniiwasan namin pumunta dito na weekend as in wala kang mapapag-partingan. At sobrang sikip talaga. So, ayan yun. Ito yung Tiring Lulu. Pero hindi kami makakapag-video doon kasi dito sa Lulu bawal mag-video sa loob. So, ito yung parking area ng Lulu. So, normally kapag weekend niya, laging punong-puno yan. May hirapan ka maghanap ng parking. So ngayon, since Sunday, may mga trabaho yung iba. Ayan, medyo maluwag yung park. So ayan yung Lulu. So baka hindi kami pumunta ng Lulu kasi medyo nakakatakot kapag crowded. So sabi ni Joyce, lipat daw kami ng ibang Lulu kasi sobrang crowded. Medyo nakakatakot alam niya na yung situation ngayon. Kailangan din mag-ingat, kaya okay. Kaya yun. So, punta kami sa ibang branch ng Lulu. No? We'll be here? Okay. Lulu kami ng ibang branch ng Lulu. Ngayon guys, kasi makikita niyo punong-puno. Hindi kasi ito masyadong malaking Lulu na to. So, kumpara dun sa ibang Lulu, itong lulu na to, medyo maliit siya at kapag maraming tao, talagang siksikan. Kaya hindi safe kapag dito kami pumasok ngayon. Sabi niya, ipat daw kami ng ibang lugar. So yun kasi yung loob na parking, puno na siya ng sasakyan. So sabihin, maraming tao sa loob. So hindi magandang pumunta. Kaya punta kami ng Barwa City. So, dun kami pupunta sa Barwa City. Yung kasing lulu na yon malaki siya. Tapos, medyo maunti yung taong pumupunta doon. Kaya, punta tayo doon. I-check natin kung maunti lang yung tao. At dun na lang tayo magtingin ng items na kailangan. Guys, dati dito kami nakatira dyan sa papasok na yan. So, ayan dito. Ayan. So, dati dito kami nakatira for almost 2 years, ha? So, ayan. Ito yung area namin dati, Alto Mama. Alto Mama pa rin naman kami, pero yung area namin ngayon is yung bagong develop pa lang na Alto Mama. Dito. So, dyan sa area na to, ito papasok dyan yung bahay namin. Dyan. Isa sa building na to. Ayan. We'll be right back.
Diyos complex dito sa Patay. Pero ngayon hindi siya open. Hindi pa open yung mga simbahan dito sa Patay, kaya ayan, wala kayong makita mga tao dito. So yun, ito yung entrance niya. Tapos ayan yung parking area. So normally kapag Friday, sobrang punong-puno yan. At ang hirap maghanap ng parking. Pero ayan, kita nyo, sarado ngayon. So itong buong area na to is, yung side na yan is religious complex. Christian church. Yeah, Orthodox is dead. And Protestant is also there. So itong area na to is tinatawag nilang Barwa City. So meron silang isang branch ng lulu dito na malaki. So kapag ayaw namin ng crowded, dito talaga kami pumupunta para mamili. Kasi mas tahimik mag-grocery, tapos wala masyadong tao. So yan. Actually, kung tutuusin, malapit lang to sa area namin. Kaya lang, hindi pa agawa yung mga daan. Kaya parang nag-U-turn pa kami. Mahaba yung dinadrive namin para makapag-U-turn. Pero kung gawa na yung shortcut, sobrang lapit lang sa amin ito. Mga 10 minutes drive lang doon. Ayan, ito yung Barwa Village area. Ay no, Barwa City area. Ayan. So, ayan, madami pa rin ginagawang construction dito. Ayan. Nakikita niya may mga tambak pa, mga buhangin. At saka yung mga binibang mga building dito ay mini-stop. Ito yung mga bahay dito sa Barwa City. Magaganda siya, kaya lang sobrang mahal ng rent. Tapos kahit mahal yung rent niya, madami pa rin nag waiting list dito. Hindi ka kaagad makakahanap ng space. So yun, kailangan mo pa magpalista. Gusto mo talagang makapag-occupy ng apartment dito sa Barwa. Tapos dito yung actually accommodation ng Hamad staff. So, ayan yung Barwa City Lulu. Ayan siya. Ang kagandahan kasi dito sa Barwa City, kompleto siya sila ng mga ano, kompleto siya dito. May mga swimming pool, tapos may mga tennis court. Kaya siguro madaming gustong tumira dito. So yan, kung makikita nyo, wala masyadong tao dito sa Barwa City Lulu. Kaya mas pinipili namin pumunta dito kumpara dun sa ibang lulu na crowded. Ayan, kita nyo, wala masyadong mga sasakyan na nakapark. So yan yung Barwa City Lulu. Tayo nalilusag ulit. Pero bawal mag-video sa Lulu. So, hanggang dito lang tayo sa labas mag-video. At dito ipapakita ko sa inyo kung ano yung binili ko. Shampoo. Sebumet. Thank you.
tulungan natin siya, kawawa naman. Init. So yun guys, tapos na ang init. So pasok na tayo sa loob ng sasakyan. Ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili namin sa Lulu. Mga grocery lang naman, like fish, mga ganun. So, yan. Hindi ko pa tinatanggal yung face mask ko kasi sabi ni Charles, pagka nililinis yung mga pinagrocery, huwag mo nang tanggalin yung face mask. So, yan guys. Ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili ko. So, ito guys is crabs. Bumili ako ng crabs, 1 kilo. Tapos, itong isda, 1 kilo din siguro yan. Tapos bumili din ako ng hipon, chicken. Ayan, 2 paraso ng chicken. So, unahin ko muna yung linisin kasi baka masira. So, may nakita akong promotion ng Nescafe Vanilla. So, bumili ako ng 1 box. Tapos, ito yung mga vegetables. So, bumili ako ng bunga ng malunggay. Ito, labanos. At ano ba to? Orange, pumpkin, ganon. Tapos, syempre, hindi mawawala yung coriander leaves. Tapos, mango. Upo. Mango ulit. Tomato. Beans. At madaming potato. So, yan. Yan guys, yung mga vegetable na binili ko. So, kailangan ko yung hugasan bago ilagay sa ref. So, yun guys, bumili din ako ng coconut. Yan, 3 paraso. Para dun sa mga ibang lutuin ko. At bumili ako ng tinapay para pag nagkakape, may ipa-partner. Tapos itong sliced bread. Gusto ko kasi yung sliced bread sa umaga tapos may butter. So guys, ito bumili din ako ng shampoo na to. Sabi ni Sis Elisa is maganda daw to sa buhok. So, ayan, bumili na ako. Sebamed yan. Actually, maganda tong product na to. Ginagamit namin yung sabon na to sa mukha. Ah, si Charles normally kasi sensitive yung mukha niya, yung skin niya. Tapos bumili na rin ako ng cream silk at itong nail polish na kita ko dun sa Lulu. Maganda yung kulay niya. So, yan guys. Nahugasan ko na yung ibang prutas at saka kamatis. Yung iba na ilagay ko na sa ref. So, ganyan yung ginagawa ko kapag pagkagaling namin sa grocery. Uhugasan muna lahat. Tapos, saka namin ini-stock para safe. Since wala akong nabiling wipes, so talaga hinuhugasan ko. Yung iba, ini-sprayan ko ng alcohol. So, yun guys, ayan yung napamili namin sa Lulu for today. At, ayun, I hope nag-enjoy kayo sa video kong ito. Yung lunch namin for today kasi hindi na ako nakapagluto. So, sabi niya mag-order na lang daw na pizza. So, yun guys, yung lunch namin is pizza. Thank you po sa lahat ng pag-suporta niyo sa amin. At, yun, be safe and God bless. Bye-bye.